Walang problema. Ito ang sagot ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo sa iminungkahi ni Iligan City Representative Frederick Shawa na mag-commute ang mga government officials tuwing Lunes. Ito'y upang maranasan daw ng mga public servant ang mga pinagdaraan ng pagsubok ng mga commuter araw-araw at hindi nila malimot na kailangan itong gawan na solusyon. Kung ang purpose lang nun ay para maranasan ng mga officials, gaya na sinabi ko, hindi kailangan yon. Pero kung ang purpose mo every now and then, mag-share ka sa sympathy, walang problema rin kami doon. Pag-uulit ni Panelo, lahat naman anya ng mga opisyal ng gobyerno ay nararanasan ng sobrang bigat na trapiko at pare-pareho na nakaranas ng pagkukommute. Panawagan lang ni Panelo, huwag lagi maghamon ng mga kritiko, lalo na ang makakaliwang grupo sa mga opisyal ng gobyerno. Ang gawin nyo na lang, yung mga mahilig maghamon, magbigay kayo ng mga mungkahe kung paano kayo makakatulong sa pamahalaan ng magandang mga proposal, gaya ni VP Lenny, tama na yung kritisismo. Kasi sinasabi niya, aminin mo na may crisis. Jesus Maria Joseph naman, sinabi na nga may traffic crisis . Samantala, sinagot naman ni Panelo ang suhesyon ni Vice President Lenny Robredo sa mga opisyal ng gobyerno na huwag nang gumamit ng sirena o wangwanga para makaiwas sa traffic sa kalsada. Personally, si Presidente ayaw niya ng mga ganung wangwang. But I can understand kung kailangan gamitin mo yung wangwang on a particular occasion. Samantala, ibinahagi din ni Panelo ang nangyari kung bakit hanggang ngayon mula noon ay hindi masolusyonan ang traffic na una ng ibinungkahing solusyonan ni Engineer Felino Palafox Jr. Ano sabi niya? Abay, 20 years plus, may proposal na ako dyan. At tinanggap na ng administrasyon ni Marcos yan. Kung nangyari yan, kasi biyan tayo ng infrastructure, sana wala tayong ganito. Anong nangyari yan? Sabi niya, paano? Dumating yung Cory, in-scrap yung proposal na yon. Tapos inulit yan sa GMA, in-scrap naman ng sumunod ng Presidenteng Pinoy. O kaya, ito tayo ngayon. Hindi dahil sinisisi. Sinasabi lang sa taong bayan na ganong kalalim ang problema, ganon ka kahaba yung neglect, yung pagpapabaya, kaya lumaki, lumalim, lumawak ang suliranin dyan sa trafikong yan. Ani Biko, Newslight.